siya pagaling sa gitna. Ah, siya. So dito siya sa gitna mag-spring. Ito. Mm. So kasi yung ano natin, yung cylinder natin, flat yan. Na. So pag nasa gitna, nasa ibabaw yung piston, almost wala siyang gap dito. Yan. So doon sa gitna, itong awang na to, ito yung pinaka-combustion chamber niya. So dito siya sasakot sa gitna. So yung pwersa niyan sa gitna, yun ang magtutulak sa piston pa baba. Awesome. Oh, kasi may hangin eh. Sama lagi. Pag walang, ang makina natin, nagbabase yan sa hangin. Awesome. Yung crudo, calibrated na yun na ganun kadami yung ibibigay niya. Dadami lang yun kapag nagbabago yung calibration. Pag nagkakaroon ng problema, halimbawa yung butas na dinadaanan, lumaki. So magbabago ngayon yung dami. Yung direction. Pwede mabago sir, yung laki ng butas? Oo, pwede yun. Oh. Pwede yan. So ang nangyayari yun, yung paglaki ng butas kapag yung kalumaan na, masyadong oh, yes, madami yung carbon deposit niya. Oh, sir. Yan. So nababaraan siya. Ay, pupersahin niya ang magbigay. So pag nabakbak yung bara, dadamayin niya yung butas. Hmm. So pwede yung lumaki. Ibig sabihin, parang yung tubig niya, parang acid na nagbubutas dun sa, ano sir? Kumbaga yung ano naman, kung yung carbon deposit sa isang bagay, yung carbon deposit, sa sobrang tatagalan, yes, pag nabakbak yun, yung kinapita niya, sisirahin niya. Ganun yun. Parang kalawang din sir, no? Parang ganun. Parang kalawang din. Dapat maintain ng maintenance. So yung... merong time din na, halimbawa yung calibration, masyado na siyang pangit na yung mandar, may na yung hatak, mausok pa siya. So calibration na. Doon sa calibration, doon nila ma-check kung yung buga niya ay masyado nang madami. So sa atin naman, pwede natin gawin yun. As technicians, pwede gawin. Bago ipadala doon sa calibration. Mostly kasi sa mga kasa, hindi nila pinapadala sa calibration yun. So kailangan i-check nila yun doon. Doon pa lang sa kasa. Kasi doon sa kasa, kailangan mong i-check replacement, walang calibration. Replacement ka ng bago. Ay, ganun ba yun, sir? Ganun sa kasa. Mahal ba yun, sir? Mahal. Depende naman doon sa makina. Modelo. Tama, sir. Ng makina. Yung mga bago ngayon, mahal na. Nasa 16,000 yung isang piraso. Ganun ba katagal, sir, yung kanyang ano, yung butas na yun? Mayroon bang ano? May ano naman yun, may lifetime warranty naman yun. Sir. Kasi dito sa atin, yung crudo madumi. Ah, okay. Diba? Hindi gaya ng mga refineries na talagang puro yung ano nila. May halos yung crudo natin dito, sir. Puro budo. May iting budo. Oo. Yun ang nangyayari. Ah, yes, sir. So, kapag laging madumi, although siyempre, gagana siya ng maayos. Tsaka yung quality ng ano na crudo dito sa Pilipinas. Yung galing ng ano ng refineries dun sa Middle East. No, sir. Eksakto na yun yung timpla. Pagdating dito sa Pilipinas, i-refine ulit. Ay, yun pala yun. Kasi may refinery ang Shell, Petron, tsaka Caltex eh. Ah, sir. So, i-refine nila ulit. So yung dami, halimbawa, 10 liters yung binili nila doon. Yes, sir. Para mas kumita sila, gagawin nilang 20 litro. Ooh. Ano kang dinagdag nila, sir? Dumi na. So, anong nangyayari? May isa pa akong hindi mag-get, sir. Yung sa tune-up, sir, di ba, sir, may pipihit ka pa doon, kailangan mong... Yung sa tune-up, sir? Meron kang ipipihit doon, sir, na kailangan hindi maluwag. Di ba, isa-check mo kayo, sir? Yes, sir. Yung mga ganun, sir. Paano i-check yun, sir, na hindi na binubuksan? Kasi abala yung bubuksan pa, sir, eh. Paano... Obligadong magpumas. Sigurado, sir. Hindi ba gagamitin yung butas dun sa taas? Kasi meron akong space na nakita dun, eh. Oo, yun yung... I-check mo lang ata, sir, din. Hindi mo ma-check dun. Ah, hindi ba, sir? Kasi dun, lagayan lang ng lagis yun. Oo nga, sir. So, alimbawa, ma-check mo yung isa lang. Isa lang. Paano yung iba? Ah, ganun. Obligadong buksan talaga yun. Kasi abala, sir, eh. Parang feeling ko abala. Sayang sa time. Okay. Hindi mo naman ma-adjust. Halimbawa, malaki. Sir. Tsaka meron kang gamit. Alam mo, na
mayroong kang gamit na filler gates na pagkakaroon. Oo, sana pagkakaroon. Kasi may ganung filler gates. So, pag na-check mo yun, yun maluwag. Hindi mo rin ma-adjust yun. Ibig sabihin, obligado talagang buksan, sir, no? Obligado bukas yun. Kung just in case na alam mo na yung mga pasikot-sikot, kaya mo siguro i-manipulate. Yan, sir, no? Kaya hindi nabuksan. Hindi rin, no? Ah. Obligado talagang buksan. Kasi may nakita ako isang makiyanan ko, hindi na binuksan, sir. Kasi nanonood din naman ako para matuto ng konti. Hindi na binubuksan, check lang ganun, tapos ginaganon-ganon din. Doon lang, sa part na yung bagitas. Eh, paano yung iba? Oh, diba? Ganun ba yun, sir? Eh, ganyan, halimbawa, ganyan kahaba, ay, dito yung butas. Eh, di ba sa may partner-partner, di ba, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ganun. Ang check niya ata yung, alam niya magpa-partner dun sa 1, tapos sa 3 ata, ganun. Paano niya matitsik? Yung 1 nandito, yung 3 nandun. Ginagawa ata siya ng parang stick-stick ba yun siya? Hindi ko alam. Hindi accurate yun. Eh, parang tansya-tansya. Hindi rin accurate. Oh, so, okay. Sige, sir. Ang basic talaga, basic na tamang process is bumuksan. Buksan talaga, sir, no? Kasi pag in-adjust mo yung isa, obligadong i-check mo lahat. Paano ba siya nagluluwag-luwag yun? Paano nangyayari? Lumuluwag yun doon sa, halimbawa, ito yung contact. Oh, sir, may pumapalo-palo. Minsan, napuput-put yun. Oh, sir. Kaya yung maintenance ng ating engine is magbabase pa rin doon sa engine oil. At pag tama yung service mo, lagi kang nag-change oil doon sa tamang oras. Ah, ganun ba yun? Kasi may kilometer rating yan. Kilometer or months. 3 months or let's say 10,000 kilometers yung natakbo niya. Oo, sir. Saka lang i-tune up. Tune up. Ngayon, pag yung checking mo is hindi nagbago, kahit hindi ka na mag-adjust. Parang sagad na talaga yung gasolina, sir. Kailangan na i-check. So, doon naman sa ano, yung iba is yung lapat ng bulb natin. Hindi ka pa ganyan yung bulb natin. Oo, sir. Pa ganyan, di ba? Oo, sir. So, yung inuupuan na rito, minsan na tinatamaan yung bulb natin yung malalim. So ang nangyayari, yung gap dito lumiliit. Lumihigpit siya. So ano bang nangyayari kapag masyadong masikip yung clearance natin? Maingay? Hindi ka maluwag yun eh, sir. Pag maluwag, maingay. Pero pag ano, pag tansya-tansya. Pag masyadong masikip, for example, wala nang gap, hindi mo na maipasok yung gates natin. So, ano mangyayari? Ano ba, sir? Ano ba? Hindi ko alam, sir eh. Masyado siyang maagang magbukas. Ah, ganun, sir? Masyadong maluwag? Masyadong maagang magbukas, late siyang magsara. Eh, wala sa timing. Affected yung entry tsaka exit ng hangin. Ay, ganun, sir. Doon masisira. Hindi naman, sir. Kasi ito, mapuput-put lang siya. Ah, sige, sir. Puput-put na mapuput-put. Doon magpapalit ng bulb. Ayun, pagkatagalan, hindi na-adjust yun, laging maaga siyang, masyado siyang maaga magbukas, masyado late magsara. Ah, sir. Ayan. So, ang mangyayari, pag masyado na malalim yun, masisira naman yung dulong. Ayan. So, ang mangyayari, kapag masyadong malalim dito, mabibengkong siya. Oo, oh, sir. Mabibengkong. So, ang mangyayari, magkakaroon na yun ng leakage dito. Yun ang magiging sira. Oo, oh, sir. Masyado nang mahina yung makina. And then, magiging loss compression din. Ngayon, sir, bakit siya ko sa ano? Sa crudo. Oo. Ilan na ulit, sir, yung numero dun sa ano, gano'ng kaluwang? Yung doon sa taas, sir. Di ba, sir, yung clearance, sir, ilan na ulit yung sukat niya? Di ba doon sa ating 4K, hanggang 7K meron tayong 4K and 7K. 0.008. Okay, sir. Sa intake. At meron tayong sa exhaust, ilan? 12 ba yun, sir? Yes, sir. Yan. So yun yung standard. Ah, sige, sir. Pag mas malaking makina, mas malaking naman yung clearance. Medyo nagigits na. So doon ka pa rin magbabase. Ah, sige. Yan. Standard to. For example, nagkaroon ng problema doon sa ginawa mo. Pero sinundan mo yung tamang clearance. Yes, sir. Ngayon, pwede mong i-depend yung sarili mo
doon sa sira na hindi ikaw ang problema. Ang problema is yung system natin, yung makina mismo. Bakit? Sinundan ko, tama yung standard clearances. Standard yung ginawa ko. Nagkaroon ng sira. Hindi mo na problema yun. Eh, saan banda, sir, pag tinanong? Saan banda ang sira? Doon mismo sa parts. Sa parts na po. Oo. Kasi hindi mo nakikita dito eh. Ah, dito lang ang nakikita natin. Diba? Ano lang yung chine-check natin. Hindi mo nakikita yung magiging clearances dito. Anong possible specific na problema sa makina? Magiging ano, maingay. Maingay. Hindi dito yung ingay. Okay. Doon sa ilalim. Tapos, sisingaw. Pwede bang sabihin sir na luma na yung makina? Ganun? Pwede. Okay, sige sir. Or kalumaan niya. Diba? Kasi dahil kung ganun naman, gagawa tayo ng additional troubleshooting. Oh, sir. Gaya ng ano, ng compression tester natin, ginagamit natin yun, di ba? Yes, sir. So, gagamitin din ulit natin yun para ma-verify yung mga procedures, yung tamang ito, tamang compression. Yes, sir. Gagamitin natin doon. Doon sa gasoline. Hindi pwede sa diesel yun kasi wala siyang adapter. Yes, sir. Yan. So, halimbawa na ginamit na natin ng paano na ito? Binal clearance natin. Ilagay natin sa original na bulk clearance. Nagkaroon ng problema. So, mag-additional tayo ng paano na ito yung diagnosing. Yes, ang diagnosing is, hindi pwede yung baklas agad ng makina. Magpe-perform tayo ng compression testing. Yes. So, sa labas ulit. Ngayon, pag na-verify natin, meron tayong dry tsaka wet, di ba? Sa ating compression testing. So, ipi-perform natin yung dalawa. Unang try is dry muna siya. Tanggalin lahat yung... Tanggal lahat ng spark plugs. Yes, ipapasok mo yung ating tester and then ka-trap yung makina. 3-4 times na magko-compress siya. Mm-hmm. Yan. So, papalo doon. Lalabas doon yung reading natin. Pag out of specs, pag masyado siyang mababa, magpi-perform tayo ng wet testing. So, paano ba process ng wet testing? Yung isang cup ng ano na ano na ito lang is yan, or isang ringgit niya. Mas madali kasi ipasok yung ringgit niya. Spray mo siya dun sa loob. Para doon sa ating piston, halimbawa ito yung piston natin, may cup kasi sa rito, di ba? Hindi nagdidikit yung piston mo at yung liner. Merong gap yan. So, nandito sa gilid yung ating piston rings. Yes, sir. Yan. Nakita may ko piston na. Ring yan. Yes, sir. So, yung piston ring ang nagsisil sa pagitan ng ating piston at ng liner. Yan. So, pag nilagyan natin ng langis, papasok dito yung langis. Isisil niya. Yan. For example, ginawa natin yon. Yung, halimbawa, 10 lang yung reading natin. Yes, sir. Doon sa dry test. So, nag-wet test tayo, tumaas siya ng 100. So, ano ngayon ang magiging problema? Ano ba dapat sir ang normal dyan sir, sa dry? For example, ang normal natin is 50 to 150. Halimbawa, okay, umano siya ngayon ng 100. So, ibig sabihin, yung problema. Pasok siya doon sa okay. Reading natin. Yan. So, ngayon doon, malalaman natin kung ano ang problema. So, sa inyo, ano yung problema? Meron tayong, ano dito meron tayong valves, meron tayong piston rings. So, ano magiging problema? Piston rings. Piston ring? Ano pa? Ano suggestion? Kasi ang unang ginawa natin is nagtupi tayo, bag clearancing. Later on, nagkaroon ng problema. So, parang mas humina, parang mas humina. Mali ata yung adjustment sa piston. Parang mali ata yung adjustment natin. Masa. So, it depend mo ngayon na tama yung adjustment mo. Masa. So, hindi ikaw ang problema. Mm. Meron tayong problema sa loob. So, true, tamang proseso ng diagnosing natin, hindi tayo mahihirapan, hindi tayo
magiging problema basta alam natin yung tamang proseso o anong mga gagawin. Masosolve natin yung problema. Okay, for example, yung dry test natin, ito lang yung reading. So, hindi tama, out of spec. So, mag-perform tayo ng wet test. Maglalagay tayo ng langis dito. Okay. Sa pagitan ng ating liner at ng piston. Tumaas siya ngayon. Okay. So, ano ang problema? Pumasok siya dun sa specification natin. Ano ang possible cause? Okay. That was only a possible cause. Pero pwede na tayong mag-conduct dun ng trabaho. So, suggest natin dun sa may-ari, sir, may problema sa loob. Kailangan natin buksan. So, doon lang naman, sa lahat ng trabaho ng ganito, kailangan natin ng konkretong ebidensya para maniwala yung customer. Kasi pag wala kang ebidensya, sasabihin mo lang sa kanya, hindi yung maniniwala sa'yo. Parang gagastos na ako. Parang trial and error lang to. Yes. So, ganun ang mangyayari. So, kapag nagbigay ka ng konkretong ebidensya, meron kang mga readings, maniniwala yung customer mo. Ang problema talaga. Kahit wala siyang alam, ipapaliwanag natin kasi trabaho natin yun. Paliwanag sa customer. Ang problema lang sa mga makina ata, sir, yung mga tune-up, yung mga ganyan, adjustment, ganun ba, sir? Hindi naman. Hindi naman. Maraming problema. Ay, marami, sir. Parang ikaw, trinang kaso pa. Yung, okay, sinipon ka. Inuubo ka ngayon sipon. Problema. Ah, sir. Iisa ba ang naging reason? Uwi. Dala lang sa ulan. Iisa ba ang cause ng sipon? Hindi na. Hindi, di ba? Ano-ano yung mga causes ng sipon? Nahawa. Nahawa, pwede. Pwedeng... Naulanan. Naulanan. Natuyo ng pawis. Pwedeng panggalingan natin ng sipon. Oh, ganun ba? Pare-pare yung sintomas, pero iba-iba yung cause. Okay, sige, sir. Ngayon, iba-iba yung sintomas, iisa na yung problema. COVID na. Diba? Ay, mahirap, sir. Yes. Dengue, naging COVID. Yes, tama, diba? Oo, oh, sir, mahirap yun. Kaya mahirap ibigyan ng treatment. Na stroke, meron siyang konting sipon. Oo, oh, sir. Kasi nga, nasa ano siya, nasa tangtalo, nasa sipin, diba? Naulan na, sinipon ng konti, sumabay na yung stroke siya. Sasabihin nila ng swab test yun. Positive siya kasi may sipon kasi ano yun, symptoms. Symptoms. Sasabihin nila ng COVID ang kinamatay. Diba? Kasi sa ina-apply ko din dun sa ano sa kotse ng kaibigan ko. Sabi ko, sabi ni sir, yung anong problema lang ito, mga tune-up, yung mga adjustment. Sabi ko, yung pala, hindi pala. Depende yun. Nakasipay lahat. Ah, okay, sige, sa, sir. Ano natin sa sasakyan. Okay, sige, sir. E classification. So, maraming problema ngayon may encounter dyan. So, ibig sabihin, pag merong problema, i-consider mo na challenge lagi. Ah, okay, sige. Mag-perform ka lagi ng diagnosing. Minor yan o major repair, mag-perform ka lagi ng... Ibig sabihin sila yung mga tinuturo nyo lang sa kabila, mga minor? Ano lang yun? Kasi yun, oh yes, minor yan. Kasi ah, okay, ang sige. Course natin is NC1, ah, more on tune-up. Yes, sir. Doon pa lang sa tune-up na yan, pag nakabisado mo yung process ng tune-up, bakit kailangan natin gawin? Bakit nangyayari yun doon sa sasakyan? Doon pa lang sa diagnosing na yun, malawak na yung magiging hawak mo doon sa makina. Kung ganun sir, basic lang sir. Yes. Sabi ko nga, lahat ng bagay, lahat ng profession, lahat ng galing, galing tayo sa basic, may basic lahat yan. So, yun yung pundasyon natin. Diba? So, ngayon, tagal natin to. Ano ang naging problema? Dry test tayo, meron tayong 10. So, below. Ngayon, nag-wet test tayo, tumaas siya. Within the standard. Ano ang problema? So, ang possible cause ngayon natin ay doon sa valve. Bakit? Bakit sa valve? Valve or valve seal, kasi meron siyang valve seal dito. Okay? Mostly is sa valve.
yung lapat ng palm natin may singaw doon. Kasi, bakit? Kasi nilagyan natin yung coil, yung between the piston and the liner. So, ibig sabihin, sigaw ito. Walang lalabasan yung hangin. So, sa taas lang siya nadadaan. Ngayon, kapag merong gap dito, doon siya lalabas. Diba? Dito sa may ano natin, doon siya lalabas. So, lalabas lang siya doon sa ating intake or doon sa exhaust. So, limbawa, 10 PS ay yung dapat na i-compress niya. Pag nag-compress siya, pag may singaw, mawawala na rin yung 10 PS ay. Baka magiging 5 na lang. Diba? Ngayon, kapag yung ating dry test, 10 siya, nag-wet test tayo, 10 pa rin ang lumabas. Okay? Ang possible cost natin ay mababa pa rin. Tumaas siya sa doon sa taas. Ngayon pag mababa pa rin, may possible cost na dito ang problema. Yeah. So, kapag yung ating diagnosing, it's either nag-steady set doon sa 10 or tumaas ng 100, ang trabaho gagawin natin ay recommendation natin is tank overhaul muna. Okay? Hindi pwedeng overhaul agad. Okay? So, pag tinag-overhaul natin, tank-overhaul tayo. Tinanggal na natin yung ating makina. For example, ito yung makina natin. Ayan. Ayan. So, tank-overhaul is dito yung sa silent direct natin. Ahead. Ibig sabihin, tatanggalin yan. Diba? Ito may pagitan siya. So, pag tinanggal natin, makikita natin yung mga pistons. Okay, butas yan. Diba? For example, ito yung number 1 piston natin. Paano ba natin yan mag-diagnose? So, gagalawin natin siya. Gagalawin mo siya. Pag gumalaw, malaki yung awang dito. Malaki yung awang. Doon sa pagitan. Yung tinatamaan ng ating piston kasi dito, sa gilid pa. Halimbawa, meron tayong piston ring. Yung piston ring, yun ang tatama dito. So, ibig sabihin nga, gasgas niya nagagasgas. Kaya lumalalim ito. So, pag lumalim, yung gap ng dalawa, lalaki. So, doon dadaan ngayon yung compressed air. Yan. Ngayon, para masigurado natin, ito nakatap. Kailangan nakatap ito. Tap yung dalawa kasi 1 and 4 tap sila. Sabay yung magalaw. Galawin mo yun. Ngayon, pag magalaw siya, galaw. Ibaba mo siya ngayon. Ilagay mo siya dun sa BDC. Ikutin mo ako baba. I-check mo ngayon yung liner dito sa gilid. Pwede mo siyang hawakan. Malalaman mo kung malalim na yung dinadaanan ng yung ating piston ring. Kung malawang na sir, pwede lang palitan yung kanyang yes. Anong... Kung ang ating liner ay replaceable. Yes, sir. Kasi merong iba na hindi napapalitan. Parang sa motor, hinuhulin siya. Diba? Pinaparipon. Pinapalaki ngayon yung butas. Mm-hmm. Ngayon, pag lumaki yung butas, obligado maglalaki yung ating piston ring. Ang standard natin, for example, standard is 0.02. Example lang. Inches. Example natin. Yan. Example. Yan. Yan yung standard. Kasi walang standard na 0.0. Pag 0.0, walang gap. Hindi rin pwede. Okay. Meron at meron siyang gap. Kasi dun sa paglalaro ng ating piston ring, yung gap na yon, pwedeng lumaki, pwedeng lumiit. Kasi yung ating liner, hindi naman pareho ang laki niyan eh. Sa taas at sa baba, pa ganyan yun. Paganoon. Kaya, hindi makapansin pag tinignan mo, hindi makapansin yun. Makukuha mo lang yung sukat kapag gumamit mo ng mga tools. So, ganoon ang mangyayari. So, pag tinignan mo, masyado ng malalim, papalitan mo yung liner.
Pag nagpalit ka ng liner, obligado rin na magpapalit ka ng piston ring. Kasi yung liner na bago is standard. So yung piston ring mo ay standard, although standard siya, papalitan mo siya ulit ng standard bago. Ganun yun. Hindi pwedeng yung liner lang papalitan. Ngayon, pag hindi siya napapalitan, siyempre, papalimor natin. Lalaki siya. So yung magiging 0.002, meron kasi tayong 0.25 na sinatabi, meron tayong 0.50, meron 0.75, at meron 0.1. Yan yung mga, una, first cut, pag nagpalit ka, ito yung standard natin, yung first cut mo, ito na yung 0.05. Ito na yung ilalagay mo ngayon. First cut. Sa susunod, halimbawa, after 5 years, ganun ulit ang nangyari. So, ipaparibor mo ulit, hindi na 0.25, magiging 0.50 na. Last cut yung ating 0.75. Kaya lang, doon sa 0.50 at 0.75, mararamdaman mo na yung ingay ng makina. Kasi yung lawak ng pagitan ng piston natin at ng liner, gagalaw yung piston. So, mas maingay yung makina. May mga kotse, sir, na talagang tahimik yung makina niya. Oh. Yung wala kang marinig na tunog. Parang hindi kumandang. Yes, sir. Parang hindi kumandang. Parang ano lang ng bike. Parang hindi kumandang. Standard pa rin lahat yung wala mang problema. Okay, sir. Yung regarding dun sa kabila, sir. Yung sa kabila. Yung sa wet test. Ah, wet test. Pwede bang bumaba yan, sir, ng 45? Bumaba dun sa kanyang standard na 50 to 150, pwedeng maging 45 ba yan, sir? Pwede. Normal pa rin po yun? Hindi na, kasi below spec na siya. Okay. So, ibig sabihin, meron na gas-gas dito or gap-gap dito. Kasi dalawa yan eh. Either valve or piston ring. Piston ring at liner kasama yun kasi. Opo. May problema. Oras na bumaba na siya, nagkakaroon na lang, lumalaki na yung gap. Okay, sige, sir. Maingay na po yun. Pag wet test, hindi na. Yung unang pakiramdam mo dun sa uncut is, baga yung original pa, hindi pa nagkakapunyan. Maganda siya. Daan-daan siya nga, patumi na siya. Kahit ipatsyo na po, mahina pa rin. And then yung usok magbabago. Nagkakaroon na, baga umiitim yung usok. Or pumuputi yung usok. Depende yan. Itim at puti. So kahit gawin mo yung mga standard nating procedure na adjustment, meron pa rin. Kasi hindi mo ma-adjust yung sira dito kung doon ka lang sa iba mo gumagawa. Diba? Ayan. Ang nangyayari, bumabagal yung process ng learning. Kasi wala, hindi mo dinadama sa movement. Pero kapag nandun sa isip mo na mag-perform ako ng wet test tsaka dry test, compression testing, diba? Yan. Kung na-perform mo yan, malalaman mo kung may problema ka sa loob. Kasi yung adjustment, pwede mong palakihan, pwede mong paliitan. Diba? Okay lang yun. Kaso pag may problema siya sa loob, yun ang hindi na-adjust. Talagang bubuksan mo yung makina. Oh, doon po sa backhoe, sir. Yung sa linya siya, sabi niya po na yung crudo niya, yung linyang pa straight tapos yung pabuka. Saan po makikita yung butas pag pabuka yung crudo niya? Ano yun? Meron tayong testing na ginagawa. So, tinatanggal yun. Tanggal na yun, sir. Tanggal yung injector. Ah, sir. Ngayon, merong tool na ginagamit. Sasalpak mo doon. Ah, meron gagamit. Akala ko makikita doon sa tornilyo mismo. Hindi naman. Kailangan mo siyang interform na manual. Okay, sir. Meron tayong gamit doon, kaya lang, hindi siya nakaano. Hindi nakalagay sa bench. Kasi pag nilagay na naman doon, halimbawa, ginamit natin ngayon, yung pinatanggal, biglang wala tayong pasok yung pass. Yes, sir. Kasi postpone na naman ang pass eh. Kasi gagamitin nila yun. Yan yun, sir. Iniisip ko kasi baka na rin sa assessment. Kasi yung pagano.
Hindi, yun naman. Straight to straight. Hindi naman siya. Ah, okay, sige. Hindi nila gagawin yun sa assessment. Ang gagawin yun sa assessment is tune up sa diesel at sa gasoline. Ngayon, halimbawa, kasi yung diesel, patali lang eh. Opo. Sa gasoline, mas mahirap kasi mag-bubble clearance ka, magka-timing ka, yung timing ng distributor natin, tanggal pa yung ano yung contact point, ikaw ang mag-a-adjust ng clearances nun. Tanggal pa yung distributor, yung na-practice natin. Sa bako ba yun, sir? Sa yung gasoline? Sa gasoline. Yan yan. Sa diesel kasi, hindi pwedeng tanggalin yung injection. Oh, sir. Madaming trabaho yun. So, ang magiging gagawin lang dun sa diesel, mostly sa diesel, yung ginagawa natin dun sa isa, yung 456, yung adjustment din. Di ba meron tayong tool? Yun ang gagawin din. Yes, kaya sabi ko nga, gagawin na natin dito para mag-practice na. Pag nasanay na kayo dito, kahit wala na yung procedure natin, nagawa mo na, mas madali mo siyang i-adapt doon sa assessment. Ang magiging problema mo lang sa assessment is yung pressure. May time. May time pressure ka, syempre merong assessor na nakatingin. Then sabay kayo. Halimbawa, anim kayo, anim na makina, sabay-sabay kayo. Uy, yung isa nagpapandar na ako, hindi ba? Diba? And then yung pressure na yun. Yes, nag-pressure ka dun talaga. Ngayon, ang discipline mo, hindi yung competition. My goodness. Yes. Pero may oras ba dun? Meron. Depende dun sa ibibigay. Andan naman po kayo, di ba, sir? Andan po kayo. Oh, tamang-tama, sir. Hindi nga lang, hindi ko kayo mababantayan yung injustice. Ay, sige, sir. Sa labas, yan. Kasi hindi ako pwedeng lumapit sa'yo. Kasi baka, sir, pag hindi ako pumasa, mapapahiya yung instructor ko nito. Doon ang pressure na sa'yo eh. Nasa sa'yo yung magiging resulta. Kasi, alimbawa, ako yung assessor. Ah, sir. Ang trabaho ng assessor, may guidance siya eh. Ito yung gagawin. I-tune up yung ano. Yung sa tune up, may bad clearancing. Yes, merong adjustment ng timing. Merong replacement ng contact point. And then paandarin mo. And then yung ano yung idle tsaka air adjustment. So, kailangan alam mo lahat yun. Yun lang ang titignan niya. So yung assessor, mag-gather lang siya ng evidences na alam mo yung ginagawa mo. Pag nag-gather na lahat yung evidences, pasok ka dun sa standard natin, okay, good. Question lang na lang kita. Ano ang purpose ng tune-up? Halimbawa, bakit mo tune-up yan? Ano ang purpose niya? Maingay sir eh. Ganun. Maingay po ako. Maingay? Oo. Tama, mag-iisip yan. Sorry sir, ano ba tamang sagot? Oo, maingay ka din ha. I-tune-up mo siya. Ano may ang purpose ng tune-up mo? Ha? Ano? Ano sir? Para bumalik yung dating kondisyon ng makina. Maingay na, kaya i-tune up natin. So hindi yun yung reason kung bakit okay, siya sige, sir. I-tune up. Sorry sir, hindi ko alam yun. Maingay na eh, kaya i-tune up natin. Kasi mabuhang sir, mabuhang yung kanya, tapos sa kanya. Kasi lahat yun, sintomas na kailangan natin sa i-tune up para mawala yung ingay, mawala yung uso, gaganda ang kandar ng makina, yung performance is gaganda. So yun ang magiging sagot doon. Para bumalik yung, o hindi man natin may balik yung dating andar, dating hakat kasi luma na yung makina, luma na yung sasakyan, at least man lang mapaganda natin. Yun ang purpose ng tune up. Maintain, i-maintain natin yung andar ng makina. So yun ang purpose ng tune-up. Sige sir. So doon pa lang sa question na yun, kung halimbawa ka, okay, marunong to, check, pasado siya. Diba? Ayan din, additional pa dun sa mga gagawin natin, may exam tayo, okay, so interview, isang question lang, nasagot mo. Lalagay yan, ilalagay yun doon, ayan, natap, C natap.
We'll see. So lalabas na yung doon sa result ng cars mo is C. Tapos meron sa baba for NC. Ibig sabihin, pag for NC, kukunin mo na yung NC mo. C, and then meron siyang pass. Pag halimbawa sa di mo pinasa yung bad, yung isa dun, pag-uulit ka pa rin. Dun ka na lang sa... Dun sa isa na lang. Isa na. Hindi mo siya uulit na. Pero ang babayad dun. Yun lang ang babayad dun. For example, ang exam natin is 50. Example lang ha. And then sa actual, is 100. And then sa interview is 50 ulit. Pag sa interview ka bumagsak, yun lang ang babayaran mo. Hindi mo babayaran mo. So